Hello, all signs. Alam niyo, short reading for all zodiac signs. Ano yung mga paparating sa iyo ngayong October? So, para may idea na kayo. Ano ba 'tong mga possible na paparating sa inyo ngayong October? Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, or Cross Watchers. Yan. Kung di nyo alam yung inyong Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, search nyo sa Google how to calculate your birth chart. Nain na natin si Aries. Short reading lang. Maiksing silip. Ano yung naghihintay sa'yo itong October? Mga posibleng parating. Okay, mukhang may aanihin ka na ngayong October, no? Karma card, you will reap what you have sown. Harvest time. Material man yan. Something na pinaghirapan mo. Alam nyo naman si karma, kumbaga kung anong tinanim mo, Aries, itong mga nakaraan, yun yung aanihin mo ay October for sure. So, ikaw ang nakakaalam yan. At merong bagong person na papasok sa buhay mo with the chair filled. Or kung hindi siya person, ibig sabihin lang yan, kung meron mang something na bakante, empty sa buhay mo, mapupunan yon. Mapupunan yon ngayong October. So this is a positive card. Or may mamimit kang bago. Or, pag sinabi nating chair filled, a position na ma-occupy, sabihin na natin kung nagahanap kayo ng ina-applyan, o baka kayo ay mapili para kayo ilagay doon sa position na yun, or ma-assign ka sa ganitong task, o ganitong project, yan, pwede rin naman ganun. At, ay, okay. So, nakikita ko ano. Oo, itong bagong person na darating sa buhay mo, possible na maging BFF mo. Kaibigan, magiging maganda yung friendship ninyo. Okay? Taurus, maiksing silip lang para sa October mo, ano yung naghihintay sa'yo. Ngayong October, yung mga posibleng paparating sa'yo. Dolphin. Wow, pera. Or improvement. Pagdating sa flow ng sa kita, sa negosyo man yan, sa karir mo, salary increase, or tataas yung sales. Basta, ito ay resulta ng iyong mga pinagpaguran in the past. So, yan? This, deserve mo yan. Deserve mo yung financial gain na yan. Possible na magkaroon ng mga tampuhan, hindi pagkakaunawaan, mga alit-alitan, kasi may misunderstanding dito. So, may miscommunication ngayong October. At, ayan na nga. It's because of pride, yung sinasabi ni Peacock. Oh, gagaroon ng mga misunderstanding, mga pader-pader, yung Great Wall of China. Magkakaroon ng mga conflict dahil sa pride. Kakaroon ng mga hindi pagkaunawaan. So, iwasan yung mga ganyan. Next, si Gemini. Hello, Gemini. Anong naghihintay sa'yo ngayong month ng October? Mga posibleng paparating para sa'yo. Opya. Here, handa mo na good news, Gemini. Good news. Alam ko pag nakita ko yung tenga na card. O baka may chika? Baka may information or may mababalitaan kang ganito ganyan. Pero this is good news. Yun yung main meaning netong card na ito. Next, wow! Good news talaga, Gemini. Magkaka-opportunity ka. Ayan, ang naghihintay sa'yo, take note, basahin mo. Opportunities are waiting for you. Take note, hindi lang isa. So, handa mo na talaga yung tenga mo kasi mukhang masarap sa tenga o magandang balita yung darating sa'yo and hindi lang isa yung opportunity.
napaparating sa iyo ngayong October. Oo nga, yung iba dito, it's about a job. Or kung meron kayong project, so nakikita ko dito is pagiging occupied, no? Ibig sabihin, no, may pinagkakaabalahan ka ngayong October. Ang ganda, overall maganda. So nakikita ko dyan is magiging focused ka doon sa ano, sa kung ano man yung paparating sa iyo. Na trabaho man yan or kung ano mang personal na ano na goal mo. Okay, lipat na tayo kay Cancer. Yan. Babasa ba? Ay, hindi na babasa yan. Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs or Cross Watchers. Ito yung naghihintay sa'yo itong buwan ng October. Ano yung mga posibleng paparating para sa'yo? Barrel. Okay. Feeling ko lang merong ano, pagiging empty or something. Feeling empty. Yan. Pwede iba sa inyo. Hindi kayo ano, hindi kayo happy, feeling niyo may something kulang. O baka yung iba talagang literal, kapusin kayo sa pera or pagiging unfulfilled, no, kasi may binabanggit dito goals eh. So pwedeng iba merong ano, parang may yung void. Parang may ganito ka, may ganyan ka, pero parang feeling mo may kulang pa rin. Yan. Merong something na kailangan mapunan eh. Whether love man daw yung pinag-uusapan na yun, money or yung goals mo. At may mga changes. Expect mo na. Expect mo na ano man itong mga to eh. May mga pagbabagong paparating ngayong October. At may mga ano, may mga bagay na dapat tutukan mo with a grasshopper. Medyo complicated or kailangan ng ano, ng ano tawag dito, yung special na attention mo, kailangan ingatan mo yung ano nito, yung pagmamanage mo. Or tutukan mo ng maigi. Kailangan ng personal touch, kailangan ng kailangan maging ano ba tawag dito, kumbaga hindi pwedeng maging bara-bara yan. Hindi pwedeng maging bara-bara, kaya kailangan maging maingat ka dito sa bagay na yan, sa pag-handle niyan. Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watchers. Leo, ito yung naghihintay sa'yo ngayong month ng October, yung mga posibleng parating sa'yo. Wow! Career! Something na related sa career mo. Is this a new career? A new position? Or changes, hindi ko alam eh. Pero something na related sa ano, sa profession mo, kung ano may profession mo. Ay, oo, swerte. Ang ganda. Ayan, oh, beetle card. O baka yung iba seswertein kayo ngayong October. Baka ma-promote kayo, ma-operan kayo ng ganito-ganyan. Basta may magandang bagay mangyayari sa'yo pagdating sa trabaho. O dyan sa pinagkakaabalahan mo, at possible na may swerte, maaliwalas, no? Sinabi nating swerte, pabor sa'yo si kapalaran eh. Yun lang, merong magmamarites sa'yo. Kung sino man itong parot na to, ichichika niya yung mga nalalaman niya sa'yo, especially yung mga secrets kung meron ka mang, kung may mga nalalaman sa'yo itong tao na to. Kung may mga nasabi ka man sa kanya, ibebenta ka. Next, Virgo.
Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, or Cross Watchers, Virgo, ano yung naghihintay sa'yo? Kapalaran ngayong month ng October o yung mga pwedeng mangyari or paparating sa'yo. First is Wheel. Okay. Oh, may babae dito, energy. Sabi dito, dealings or relationship with a younger woman. Someone na mas bata sa'yo. Romantic man itong connection na to or hindi. May makakadeal ka na babae na mas bata. At mukhang yung iba makakapagbakasyon kayo. Hindi ko alam po, may out of town, out of country. Hindi lang about travel ito. Pwedeng this is something na bakasyon eh. Sabihin, makakamabibigyan ka ng time na sa sarili mo or makapag-break. Kailangan ng physical or mental na vacation. Baka masyado ka nang na-stress na itong September and kailangan mo naman sa October eh mag-unwind, mag-relax, mapahinga man saglit, no? Yung isip mo or yung katawan mo. So, pwede nga iba dito bakasyon o kung meron nga kayong pinaplanong mga bakasyon or travel out of the country man yan or within the country. At parang may conflict sa sarili mo ngayong October, Virgo. Andito na naman yung problema mo na hindi ka makapag-decide. Yung iba, pwedeng yun yung conflict ninyo sa sarili ninyo. Hindi na naman kayo, hindi nyo na naman alam ano ba yung dapat ninyong gawin. Okay? Next, Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watchers. Libra, short reading lang, silip lang sa anong kapalaran naghihintay sa'yo ngayong October or yung mga posibleng mangyayari paparating sa'yo ngayong October. Libra, maraming salamat pag-drop by at happy birthday nga pala sa mga Libra. Shout out sa mga Libra na nagsiselebrate ng kaarawan ninyo kung kailan nyo man mapanood ito. So, una Libra, meron kang cup. Naku, Libra. Mukhang gigisahin ka rito. May magkakagisahan dito. O baka yung iba sa jowa, sa asawa. Parang may mga napapansin sa'yo to. Nagkakapunahan kayo ng mga diferensya ninyo. Yan. May mga kumikomento. O kung sa hindi man ito about sa bahay, sa relationship, pwede naman sa trabaho, or kung saan man wherein ikaw yung napupuna dito, ikaw yung nakasalang. So, nakita ko dito is nakasalang ka. Nasa hot seat ka eh. Kumbaga, lahat nung, ewan ko, napapansin ka, ikaw yung pwedeng iba, pwedeng napagdidiskitahan kayo. Pero parang may sinasabi kasi dito, Libra, na yun, makaka-receive ka ng mga criticism, komento, puna-puna, or mga bashing-bashing, yan, pwedeng ganyan. And may mga important matters related sa ano, sa romantic connection. Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, or Cross Watchers. Ito yung kapalaran na naghihintay sa'yo ngayong month ng October. Or ano yung mga posibleng nangyayari parating. Ay, naku. So, may hindi matutuloy, hindi mangyayari, hindi mo makukuha, matutupad. Ayan, si broken wishbone. Pag nakita natin yan, something na hindi mo makukuha or hindi mangyayari ngayong October. Meron ding lumilitaw ditong new home, new attitude. Hindi ko alam kung iba, baka hindi matuloy yung paglipat ninyo. Or kung yung iba, kung halimbawa, baka nga matuloy man yung paglipat ninyo. Pero may mga bagay na hindi nyo na pwedeng dalhin doon sa bagong lilipatan nyo.
pwedeng paglipat talaga ng literal na bahay or paglipat ng ibang lugar or paglipat ng ibang trabaho, company. Basta meron something na paglilipat eh. Kumbaga, yung mga kalat dito, kung ano yung meron dito, munandalin doon sa next na lilipatan mo. Place man yan or ano, or ano ba? Place man yan or state, no? State ng ano, ng or kalagayan. Hindi naman always place. Pero yun nga sabi, iwan mo na yung mga nandito, munandalin doon sa bago kasi ano, syempre bago na nga eh. So dapat ano, bago na rin. Kumbaga, ang nakikita ko dito is parang clean slate, pwedeng iba magsisimula kayo ulit o bagong approach. Huwag mo nang dalhin yung mga hindi mo dapat dalhin doon sa lilipatan mo, dapat bago. Bagong panimula, bagong attitude, no? Bagong approach, yan. Pero pwedeng yun nga may mga matters related sa bahay, sa property or paglipat. Pwede rin may mga ibang hindi matutuloy. Hindi magagawa, hindi makukuha yung gustong makuha o ma-accomplish ngayong October. At meron dito matinding emotion. Yan. Pwedeng ikaw yan. Sabi dito, itong matinding emotion na to, either love or hate. Ha? So, maaaring ikaw yan, maka-feel ka ng matinding love or hate or pwedeng maka... Alam mo yung maka-encounter ka ng ganyan na may magalit sa'yo or may matinding passion para sa'yo. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, or Cross Watchers. Ito yung kapalang naghihintay sa'yo ngayong month na October. Yung mga posibleng mangyayari pa parating. May vase or vase, bear, haystack. Wow, secret admirer. O mukhang may follower ka, Sagittarius. Romantic man ito, hindi. Siya yung tagahanga mo. Wow. So, ellipse na ellipse itong tao na to sa'yo. Or tuwang-tuwa siya sa'yo. Or gandang-ganda, gwapong-gwapo. Wala naman kasing sinabi dito kung romantic or hindi. Basta, meron kang masugid na tagahanga. So, money matters, hindi okay. Sinasabi ni Bear is mag-ingat. Mag-ingat basta. Anything na related sa pera. Lahat ng mga transactions sa pera, maging maingat. Ay, may karma card dito. Sabi dito, ito na yung resulta o consequences ng ginawa mo in the past. Kung ano yung tinanim mo, yun yung aanihin mo ngayong October. Karma card, Sagittarius. Harvest time. Or payback time. Kung payback time, depende. Okay? Capricorn. Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, or Cross Watchers. Ito yung kapalaran nyo ngayong month na October. Ano yung mga naghihintay sa inyo or yung mga paparating possible na mangyari. Short reading lang ito. Yung iba may mga importante ano dito ah, may mga importante kayong tao na ano imi-meet. May mga importanteng pakikipagharap or pakikipagtagpo, ayan. So or baka meron kayong ano, may ipapakilala sa inyo or pwedeng may makikilala kayong bagong person sa ano man ito, sa business man ito, sa career or romantic, no? Ayun, lalaki eh. Actually, lalaki. Pero more on, anong feel ko, mas pick up ko rito is more on sa business, sa career. So, may panibagong connection. No? May panibagong makikilala. At wow, nakikita ko may dalang swerte itong October para sa iyo. May good fortune ka. Ayan, no? May mga kadil ka rito, lalaki.
Romantic man ito hindi, merong kakadil na lalaki. O, dealing sa relationship with a man. Okay. Mukhang yung iba may mga mamimit kayo. So, para sa mga single, pwedeng may mamimit kayo. O, yan. Para, specific para sa mga babae. May mamimit kayong bagong person. Kasi lalaki yung tinutukoy. Pero wala naman kahit na anong gender actually. Pwede naman. So, may mamimit kayong bagong person dito. At yun na nga. So, nakikita ko suswertein ka daw ngayong October. Siguro magiging maaaring etong person na kakilala, makikilala mo, malay mo siya yung magiging maswerte ka dahil na-meet mo ito, or baka itong person na to may dalang magandang, may dalang buenas. Pero hindi lang yun naman, hindi lang naman siya dependent dito, pwedeng ipo i-separate. Sabihin na natin, baka talagang maganda lang yung pasok ng October sa iyo, na maaari kang swertehin. Pag sinabi nating swerte, maraming bagay yun. Pwedeng may opportunity, pwedeng may mga magagandang mangyayari, yan. Sa lipat na tayo kay Aquarius pala, sorry. Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, or Cross Watchers. Ano yung kapalarang naghihintay sa inyo ngayong October? Ano mga posibleng parating or mangyayari? Short reading lang. Haystack na naman. Dami nakakuha ng haystack. O, iba baka may lakad, may biyahe. Or pwedeng may something na pagdadaanan kayo ngayong October. Sabi kasi dito, physical or mental journeying eh. So, either may literal na travel talaga, or meron lang kayong, ewan ko, something na pagdadaanan ngayong October. Maaaring maging challenge. Feeling ko, pwedeng challenging siya. Kasi merong sinasabi about mental. Or hindi ko alam kung meron kayong something na kumbaga pinaprocess ninyo sa sarili ninyo. Pwedeng challenge nga. Or dumaraan kayo sa isang stage or phase na parang nag-evolve yung ano ninyo. Nag-evolve yung pag-iisip ninyo, yung kamalayan ninyo. Okay. And something na mare-receive mo with the haystack card. O, ano man itong aanihin mo ngayong October, itong matatanggap mo, harvest time, ayan. Ito ay something na bunga na kung anong ginawa mo in the past. Sabi kasi dito kung anong tinanim mo, yun yung aanihin mo. Maganda, actually, maganda. Maganda yung rewards. Kasi ito na yung bread, ito na yung period of prosperity and abundance. So, sa tingin ko, kung ano man itong anihin mo, Aquarius, ito ay something na pinaghirapan mo, pinagsipagan mo. So, deserve mo ito. There is, a period ng kasaganaan, a period ng maraming grasya, ngayong October. Pisces. Ayan, Pisces, short reading lang sa anong kapalaran yung naghihintay para sa iyo ngayong October. Mga posibleng parating, mga kakaharapin mo. Camel. Target. Wow! Mukhang may mahihit kang quota rito. Target or goal. So, nakikita ko dito, mukhang may ma-achieve ka. May matatapos ka. Mahihit mo yung bullseye eh. So, pwedeng iba sa inyo dito kung ano man itong goal na ito ngayong October eh. Ano ma-accomplish nyo yan? May matatapos kayo or may achievement, ayan, may achievement.
completion. So, kung may mga gusto kayong mangyari, matupad, matapos, ito na ibig sabihin, mahihit nyo yung target. So, iba, sabi ko, nabanggit ko nga about quota. So, marireach nyo yung point na yun. Kumbaga, makakakota kayo. Ayan, makakakota kayo. Mahihit nyo yung bullseye. Ayan, no? Ibig sabihin, nagawa mo ng tama, na-accomplish mo, naging successful ka dyan. Wow, tapos ano, ayan, oh. Huwag kang mag-give up. Pag sumikapan mo lang, sabi ni Camel, oh, ayan, oh. Maging matyaga ka lang, masipag ka lang, mahihit mo talaga yung goal mo, yung target mo, at magkakaroon ng magandang pagbabago sa'yo kasi butterfly ito. This is a wonderful transformation for you this October. Dahil yan sa kung magiging ano ka, masigasig at huwag kang magkikwit. Ito yung sinasabi ni Camel. So ituloy-tuloy mo lang yan. Huwag kang magkikwit dito sa goal mo. Mahihit mo rin yung target mo na yan na gustong-gusto mong ma-accomplish. Magiging successful ka dyan. And magdadala sa iyo yan ang magandang pagbabago ngayong October Pisces. Okay? So, yan all signs. I hope na gustuhan nyo itong reading ninyo or kahit pa paano, sana makatulong sa inyo. Maraming salamat sa pag-drop by para manood ng aking reading. Take care, God bless, and babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description. Shoutout at thank you sa ating mga YouTube channel members, Juliet Saito, Vel, Mildred, Julian, Alejandra, Maya 2.6, Michael, Roselle, Belen, Melinda, Jane, Devi, Joy, Gwen, Deluna. Shoutout and thank you rin sa ating mga FB page subscribers, Alicia, Aida, Jovel, May, Ann, Jennifer, Jane, Aida, Alua, Emilu, Melinda, Grizel, at ang pinakabago si Shay Santos.